Magandang hapon mga kabiyaya. Ako po si Bishop Emi. Ito po ang 24-day broadcast Learning Full Grace, Day 23, May 9, Friday. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin sa inyong mga tahanan. Isa na naman pong pagkakataon upang ma-broadcast po natin ang message of Full Grace. Lahat ito ay sa biyaya lang ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan. Kung na-miss out nyo po ang unang 22 araw na broadcast, maaari nyo po itong mapanood gamit po ang EMI page, Emmanuel Ministry Institute page. Pumunta po kayo sa video section, hanapin nyo po ang archives, nariyan po ang unang 22 broadcast na maaring na-miss out mo. O kung napanood mo man ang aking mungkahi, panoorin mo muli sapagkat hindi totoo na napanood mong minsan, nag-gets mo na. Sapagkat ito po ay malalim, malawak at nauunawaan lamang sa pamagitan ng kapahayagan or revelation. So we encourage you to keep on learning the message of full grace. Mga kapatid, kung kayo po ay bago sa broadcast na ito, if you are watching this broadcast for the first time, we would like you to please like us on Facebook as well as follow us on Facebook. Please do that. Ang EMI page ay malaking tulong sa inyo pong paglago sa mensahe ng biyaya. Marami pong mga grace and full grace materials na mapapakinabangan po ninyo gamit ang EMI page. Mga articles, broadcast, postings, at mga materials na magagamit po ninyo, lalo na po sa mga patuloy na nag-aaral ng mensahe po ng biyaya. Bago po tayo magpatuloy, ngayon po ay araw ng Sabado, bukas po ay araw ng Linggo. Malugod po namin kayong inaanyayahan na samahan po kami sa worship online bukas, May 10, Sunday, 10 o'clock a.m. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng mensahe ng biyaya. At tayo po ay nasa ikatlo at huling bahagi na po ng series, It's Personal, Exploring Your Personal Relationship with God, Part 3. This is a 3-part series and I am sure kung na-bless po kayo sa unang 2 bahagi, you do not want to miss the last part of the series tomorrow, May 10, Sunday, 10 o'clock in the morning. All right, check, 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 check. Attendance check. Sino po ang wala pang absent? 23 days, singkad, tuloy-tuloy. Walang absent. Itaas ang kamay. Isulat sa comment section, sino po sa inyo ang hindi umabsent sa loob ng 23 days. Pakilagay po, lahat po yan ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Salamat sa inyong patuloy na pag-aaral kasama po namin sa mensahe po ng biyaya. All right, let's lay down our ground rules sa atin pong pag-aaral. Maaring tinatanong ng iba, bakit paulit-ulit na sinasabi natin ang ground rules? Ang ibig sabihin po kasi araw-araw may bagong tagapanood. Hindi po nila alam kung paano po ang ating ground rules. That is why we are letting them know so we can maximize the learning environment here in this study. Number one, identify your location. Pakisabi naman kung saan po kayo nanonood ng broadcast na ito. Pakisabi na rin kung meron po kayong kasamang nanonood. If you are watching with someone,
with your family or with a group, if not asking too much. Photo-photo, picture-picture pag may time. So let us know if you are watching this broadcast with someone. Number two, like, invite, and share. Of course, invite pa more and share pa more. Mga kabiyaya, always keep in mind that God's word will not return void. Isaiah 55:11. And that God's word is forever settled in heaven. Psalms 119 verse 89. And that God is watching over his word to see them fulfilled. Jeremiah chapter 1 verse 12. So, invite and share pa more. Number three, participate in the learning process. Mga kabiyaya, kung hindi naman po kalabisan, gamitin nyo po ang comment section sa pag-share ng inyong mga insight. Insight po na inyong natututunan sa atin pong pag-aaral. Lalo na po yung mga fast learner. Malaking tulong po yan sapagkat yung pong ating mga kamag-aral sa ibang panig ng mundo ay maa-assistahan po natin sama-sama tayong lumalago sa pag-aaral ng mensahe po ng biyaya. Number four, support this broadcast. And at the end, we will let you know how you can freely do that. Sa mga nagbigay na po ng support, thank you so much for giving to the Lord. Yun pong mga magbibigay pa lang. At sa mga patuloy na magbibigay, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa mensahe ng biyaya at sa pagpapalaganap nito sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa. To God be all the glory. Nakahanda na po ba ang inyong mga communion elements? Palaging ihanda ang inyong baso na may laman po ng katas ng ubas at kapirasong tinapay. So, tayo po ay magsimula na. Marami-rami po tayong i-cover sa atin pong pag-aaral sa araw po na ito sapagkat this is last 2 days. Ngayon po, 23, day 23, the Lord willing, tomorrow, day 24, that will be our last day of broadcast. So we will cover a lot. That is why you have to fasten your seatbelt because this is going to be a joyride of spiritual discovery. So mabilis to. Now you see and now you don't. That's why you have to remain focused sa inyo pong screen, sa inyo pong cellphone, at sa inyong television sapagkat mabilis ang ating magiging talakayan. So let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang patuloy na mag-aral ng mensahe ng biyaya. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mahalagang sandali na ito. Anuman ang aming sasabihin, anuman ang aming gagawin, ay magbigay palagi ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa mga kabiyaya na kasama po naming nag-aaral dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa gamit po ang live streaming. We commit this learning time to you, all by your grace, for your glory, in Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen. And Amen. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral, review-review ng kaunti, and then we'll move on right away. Dinidiscuss po natin ang grace security. Sa aralin pong ito ay sinasagot natin ang tanong, what happened when a believer commit sin? Sa ating pong mga preliminaries, may mga na-establish na po tayong fact and then we need to review para ma-refresh ang atin pong mga memorya and then mula po dito ay itatayo natin ang superstructure ng learning what happened when a believer commit sin. Natutunan po natin sa ating mga preliminaries that there are two
locations in Adam and in Christ. Yan po ang natutunan natin, and of course, the science of it is that you cannot be in two locations at the same time. Ibig sabihin po niyan, if you are in Adam, automatic, you are not in Christ yet. If you are already in Christ, you are no longer in Adam, because you can only be in one location at a given time. Atin din pong natutunan na ang preposition na in, grammatically, it means location. That is why when you are asked, where are you? You can just simply say, I am in the house. I am in Valenzuela. I am in the Philippines. So forth and so on. And of course, biblically, the preposition in means position. That is why when you say in Adam, yun yung position mo. When you say in Christ, that is your position. Biblically, it is your position. Either you are in Adam or you are in Christ. Now, moving on. Man is a sinner because of Adam. Yan po ang natutunan natin based on Romans chapter 5. Verse 12. Man is a sinner by birth. Natutunan po natin yan mula po sa Psalm chapter 55, verse number 5, as well as Psalm 58, verse 3. And you may want to add there Romans 3:10, Romans 3:23 as well. So, you are a sinner by birth. Nung ipinanganak ka, ipinanganak ka ng makasalanan. Ang baby, pag ipinanganak, hindi banal at naging makasalanan. Ang baby, pag ipinanganak, cute siyang tignan, pero nasa loob ng kanyang pagkatao, ang minanang kasalanan galing kay Adan. And what do you expect sinners do? Sinners sin. Kaya po merong kang sin nature. Only a matter of time, you will begin to do and practice sin. Yung sin nature, yun po yung hamartia. Yung sin practice, yun po yung hamartano. Yung hamartano, verb. Yung hamartia, noun. Ibig sabihin, bago magkaroon ng action, hamartano, meron munang hamartia. Yung hamartia, yun po yung minana galing kay Adan. Bawat taong ipinapanganak sa mundo, merong hamartia. At only a matter of time, magkakaroon po ng hamartano, because you will begin to live out what you are. You are a sinner, so you practice and do sin. You are already a sinner long before you ever committed your first sin. Tandaan po natin, napakahalaga po ng statement na yan. You are already a sinner long before you ever committed your first sin. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakagawa ng kasalanan, makasalanan ka na. Kasi minana mo yung sin nature galing kay Adan, kumapit sa hibla ng iyong pagkatao, and you are born sinner, and then only a matter of time, you live like a real sinner. Talagang ikaw ay mamumuhay bilang isang makasalanan. You do not commit sin and become a sinner. You are a sinner. That is why you commit sin. So what you do is different from what you are. What you are dictates what you do. You are already a sinner, so what you do is just a byproduct, is just a result of what you are. You are a sinner, that is why you sin, because sinners sin in the same manner that birds fly and then fish swim. It is natural. Hindi na po yan mahirap intindihin.
Kaya dapat naiintindihan po natin yan. And most of religions today, they do not fully understand that. Kaya they are barking up on the wrong tree. Kanila pong sinisigawan, kinagagalitan, pinapalo ang ulo ng makasalanan sapagkat siya'y nagkakasala na hindi man lang po, man lang naisip na kaya siya nagkakasala ay sapagkat siya'y ipinanganak na makasalanan. So what is the problem? Look up here. This is the problem. The problem is that you are in Adam. And look at the verse, 1 Corinthians 15:22a, for us in Adam, what is our status? All die. No exception. That is your status. If your position is in Adam, your status is you are spiritually dead. Ephesians chapter 2, verse 1. Ang solution, you have to change location. And you have to decide to receive the grace of God. And the moment you do that, you change from Adam, you transfer to Christ. Kaya ang solution, in Christ. So in Christ, all will be made alive. How many will be made alive? All. 1 Corinthians 15:22b. But for you to be part of the all that will be made alive, you have to transfer from Adam to Christ. Pag di ka lumipat, hindi ka masasama doon sa all will be made alive. Sapagkat kailangan mag-transfer ka ng position, mag-transfer ka ng location. And how do you do that? By simply receiving the finished work of Jesus Christ. E paano mo tatanggapin? Kailangan mong marinig. Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. And the moment you decide to hear the message of Christ, then faith comes. And the moment you have faith, you call on. Ang sabi ng Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. The moment you got saved, you already made the transfer. From Adam, you are now in Christ. Yun yung solution. You have to transfer your position. Now, the problem is not what we do. The problem is what we are. Remember, if you do not know the problem, you cannot solve the problem. The problem is not what we do. Pero yun po yung perception ng religion. Kaya ang binabayo, binibira, inaatake ng religion ay yung sin practice. Kayong mga babaero, lasinggero, sugarol, butangero, lahat na ng bisyo ay binibira ng religion sa likod ng pulpito without even realizing na kaya nagagawa yun ng tao sapagkat nakakapit sa kanya yung sin nature. Yung sin nature is what you are. What you are is a sinner. You inherited that from Adam. What you do is a result of what you are. I am very repetitive. I know. Sabi ng iba, si Bishop, parang sirang plaka, paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi po ako sirang plaka. Ako po ay plakang paulit-ulit pero hindi sira. Sapagkat sinasabi ko po ito sapagkat intentional. Yung sira, non-intentional. Inuulit lang dahil sira. Ito hindi, inuulit ko, very intentional. I know what I am doing. And I am very, very, very intentional. Kasi you will never understand the answer to the question, what we are going to do when we commit sin, unless we understand very well that it is not what you do, it is what you are. I hope that is very clear. Now let me ask you a series of questions. Number one, when we were in Adam, what are we? The answer is, on your screen, what is the answer? Sinners.
Next question, what do sinners do? Sin. Automatic ba yan? Yes. So hindi na kailangan yan i-memorize pa. Kumbaga, nakabakat na yan sa isip mo. Nagugulat ka bang ibon lumilipad? Hindi. Natural ba sa ibon lumipad? Natural ba sa isda ang lumangoy? Natural sa makasalanan ang siya ay magkasala. Natural ba sa bulag na walang makita? Yes. Magagalit ka ba sa bulag pag sinabi sa iyong ang pangit mo? Hindi. Sapagkat hindi kanya nakikita, hindi niya alam kung ano ang maganda at ano ang pangit. Ang tao ipinanganak po na spiritually blind, spiritually dead, spiritually lame, spiritually separated from God. That is what we are, spiritually separated from God. Now another question is this, what is the geographical location of sinners in Adam? Very good. In Adam, do people commit sin? Come on, answer me. In Adam, do people commit sin? Yes. In Adam, do people also do some good works? Yes. So kahit po siya ay makasalanan, nakakagawa pa rin siya ng mabubuting gawa. Siya po ay nakakatulong pa rin sa kanyang kapwa. Now, hindi na natin pag-uusapan muna kung yung kanyang mabuting gawa ay pumapasa sa pamantayan ng Diyos, because that will be a different question to ask. At least per se, maging malinaw lang na kahit po yung makasalanan, may kapasidad ding gumawa ng mabuti. Now, next question. Can their good works change their geographical location? The answer is no. Ibig sabihin, kahit makagawa siya ng mabuti, hindi siya makakaalis sa kanyang geographical location. Kung siya ay nakay Adam, kahit gumawa siya ng mabuti, nakay Adam pa rin. Kung siya ay nakay Adam at siya'y makasalanan, gumawa man siya ng mabuti, siya rin po ay nananatili pa rin makasalanan, sapagkat what you do cannot change what you are. You are a sinner because of what Adam did, and that is your geographical location. And whatever you do, no matter how hard you try, you remain to be in Adam and you remain to be a sinner. You may look like a religious sinner, but you are still a sinner because you are in Adam, and all those who are in Adam are sinners. Now, moving on. Can we do something to change what Adam did to us? The answer is nothing we can do about it. Wala talaga tayong magagawa. Kasi ang suma total niyan ay ito. Kung may magagawa tayo doon sa nagawa ni Adan at kaya natin, hindi na po ipapadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kasi yung anak ipinadala hindi bilang option. The only solution. That is why if you reject Jesus, you will die and go to hell and burn there forever. Because Jesus is not just an option. Jesus is the only solution, and God knows in His wisdom that in the fallen state of man, we can do nothing to fix what Adam did. That is why God sent His Son to provide the only solution. So we can do nothing. If you are in Adam, you cannot change. Hopeless situation yan. You cannot change. No way you can change by yourself. Kumbaga, hindi mo kaya. Kailangan may tumulong sa iyo. Para kang nalulunod.
kailangan may tumulong. Pero, kailangan mong tanggapin yung inaalok na tulong. Naglaglag ng lubid, ayaw mong abutin yung lubid. So, hindi ka matulungan. Mamamatay kang lumulubog at malulunod hanggang kamatayan. Nag-offer ang Diyos ng solusyon. Pero kung tatanggihan mo, hindi ka makakapagbago ng posisyon. That is why no way you can change, no way you can change, only through the Lord Jesus Christ. Pero kung sa ganang sarili mo, hopeless yan. Why? You ask the question, why it is hopeless? Because of the doctrine of the poison tree. Yan po yung sumasagot dun sa hopelessness. Because Matthew 7 verse 18, you can read, a good tree cannot bear bad fruit. And a bad tree cannot bear good fruit. Si Jesus, good tree. Wala siyang sin nature. Kaya wala siyang bad fruit. Exactly? Hindi siya nagkasala. Kasi hindi nanggaling kay Jose at kay Maria ang similya nang siya'y maipanganak. Matthew 1:18 sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya siya po walang kasalanan. Kaya maliwanag sa 1 Peter chapter 2 verse 22, he did no sin. 1 John 3:5, he knew no sin, in him no sin. 2 Corinthians 5:21, he knew no sin. So dahil wala siyang kasalanan, sapagkat siya po ay mabuting puno, hindi nagbunga ng masama. Tayo, masamang puno. Anong ini-expect mong ibubunga ng masamang puno? Sagutin niyo po ako. What do you expect a bad tree produce? Bad fruit. Very good. Kaya hindi nakapagtataka na ang masamang puno nagbubunga ng masamang bunga. Kasi may kasabihan sa Tagalog, kung ano ang puno, siya ang bunga. In Adam, everything is sinful. Even our best intention. Yung pinakamaganda mong gawa, pinakamagandang intention at action mo, ang equivalent pa rin ay sinful, ang lupit nito. This is very, very cruel. Imagine your best intention, your best effort, your best work, still sinful. Sapagkat yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan na maging ang iyong mga gawa ay katulad lang ng maruming basahan. In Adam, you cannot change your location even if you do righteous acts. Hindi mo talaga mabago yan. I am repeating it again and again so we can showcase the right answer. Kasi hindi mo ma-showcase yung right answer unless ma-hammer mo ng malalim ang pagkakabaon sa isip ng mga tagapanood at tagapakinig na in Adam, you are absolutely hopeless to help yourself even if you do righteous acts. On the other hand, in Christ, you become the righteousness of God. Now, hindi natin inimbento yan. Maliwanag yan sa 1 Corinthians chapter 5, verse 21. Very, very clear po yan sa banal na kasulatan. In Christ, you are made righteous. It is very, very clear in the Bible. Your righteousness before God has nothing to do with what you did, but everything to do with what Christ did. Nako, napakahalaga po niyan. Yan na po yung showcasing
pinapakita mo na yung solution. Hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Can we do something to change what Christ did to us? Remember, what Adam did, Adam made us sinners. What Christ did, Christ made us righteous. The question is, can we do something to change what Christ did to you, to me, or to us? The answer is, nothing we can do. Nothing we can do to change what Christ did to us. Because this is the philosophy of it all. If you can change what Adam did, or let me put it this way again, if you cannot change what Adam did, if you cannot change what Adam did, no matter what righteous acts you do, no matter how many righteous acts you do, no matter how hard you try, what makes you think you can change what Christ did by your sinful acts? Napakahalaga ng statement po na yan. Kasi, mga kapatid, pag nagkamali tayo sa pag-intindi nito, we will be honoring Adam more than Christ. We will be honoring sin more than the grace of God. This is the philosophy of it. If you cannot change what Adam did, more so you cannot change what Christ did. Hindi talaga pwede. Yung kay Adan lang, hindi mo mabago. Paano mong mababago yung ginawa ni Kristo? Eh si Kristo ay dakila kaysa kay Adam. Na ang philosophy niyan ito, if you cannot change what Adam did, tapos you can change what Christ did, nako, maliwanag na ibig sabihin yan, that Adam is greater than Christ. Sin is greater than the grace of God. And that is false. That is wrong. So, if you cannot change what Adam did, and that is exactly true, we cannot do that, no matter how hard we try. In the same manner, you must understand more so, basigit pa, you cannot change what Christ did. Because you have to understand that Christ is greater than Adam. Grace is greater than sin. Sabi sa Bible, where sin abounds, grace abounds even more. You cannot out-sin the grace of God. Mas greater si Christ kaysa kay Adam. Yung unang Adan galing sa lupa. Yung pangalawang Adan galing sa langit. So greater, Christ is greater than Adam. So there is no way you can change. You did not become righteous by doing righteous acts. You have to remember this. You did not become righteous by doing righteous acts. You do not become sinful by committing sinful acts. Kasi kailangan mapaghiwalay mo yung what you are sa what you do. You must draw the line there. What you are is different from what you do. You can do righteous acts, you can do good works while you are in Adam, but you cannot change your position. Now that you are in Christ, you may do some sinful acts. That is the truth. Nagkakasala ka pa rin ba? Nakakagawa ka pa rin ng kasalanan? Kahit na kay Kristo ka na, makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Ang magkakasala sa iyo ay ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan. Pero hindi na ang iyong born again spirit. Maliwanag 'yan sa 1 John chapter 3 verse 9.
na yung born again spirit mo does not sin and cannot sin. But your soul, the mind, the emotion, and the will still commit sin. The body still commits sin. Now, kahit makagawa ka ng kasalanan, and I hope that you understand it well, hindi ho natin minumungkahi na gumawa ka ng kasalanan. Hinaharap lang natin ang katotohanan na talagang makakagawa ka pa ng kasalanan. And sa sandaling makagawa ka ng kasalanan, hindi ka maaalis sa iyong posisyon na na kay Kristo at hindi ka nagiging makasalanan dahil sa ikaw ay nakagawa ng kaunting kasalanan. Now, let me put it this way. Barking does not make you a dog any more than committing a sin makes you a sinner. Ang aso ba kumakahol? Yes. Pero ang tao ba pwede rin kumahol? No, I'm not joking. It's just a real question. Ang tao ba pwedeng kumahol? Yes. You can bark like a dog. And sometimes you can bark better than the dog. You can do, and you can have a master's degree on barking. You can get PhD on barking. As if you are the best barker. Pero that will not make you a dog. You're still a human being. A human being. You can call it a barking human being. Pero ikaw pa rin ay tao. Hindi ka magiging aso dahil ikaw ay kumahol. Kasi barking is what you do. Human being is what you are. Did you get the difference? Committing sin is what you do. Being in Christ, being righteous and holy like God because of the finished work of Jesus Christ is what you are. And it will not change because you commit sin in the same manner that you will remain human even though you bark. You will remain righteous and holy though you might commit a couple of sins out there. So, maiintindihan natin, ako'y nagiging maingat sapagkat baka mamaya ang maging dating sa mga kulang ang isip, eh, nangungunsinti tayo ng pagkakasala kasi yun na nga yung bintang nila. Nagbibigay tayo ng lisensya sa pagkakasala. Kaya I am very, very careful sa mga salitang ginagamit ko para ma-communicate natin ng husto at ng wasto yung mensahe ng biyaya. Now, what happened when a believer commits sin? Does he change his location? Now, ito po yung tinanong natin kahapon na nabitin ng kaunti. And we need to fully develop this. The answer is no. You do not change location even if you sin. You remain in Christ. You are still righteous before God in Christ. Ikaw ay na kay Kristo na. Now look up here, look at my eyes. Bago ka napunta kay Kristo, na kanino ka? You are in Adam. The moment you receive the grace of God, you change location. Where are you now? In Christ. Pag nagkasala ka, hindi ka dumadaos-dos pabalik kay Adan. Tapos magsisisi ka ba, balik ka na naman kay Kristo. Di pa nagtatagal, nagkasala ka na naman, nagdaos-dos ka na naman kay Adan. Na wala ka nang gagawin buong buhay mo kundi magpadaos-dos ng magpadaos-dos. Sapagat maya't maya nagkakasala ka. Wala pong security in a relationship like that, and that is not what Christianity is all about. That is what you call religion.
Kasi they want to control you, mamanipulahin ka na, sapagkat gagawa na sila ng programa, doktrina, and control tungkol sa padausdusan mo pabalik kay Adan. Maari ka magkasala. Inuulit ko, hindi ko minumungkahing magkasala ka. Hindi kita hinihimok na magkasala ka. Pero sa totoo lang, magkakasala ka talaga. Whether you realize this or not, magkakasala ka at magkakasala ka. At kapag nagkasala ka, hindi ka dadaos-dos pabalik kay Adan. You remain in Christ, you're still righteous before God. Can you say amen? I know this may sound like a license to sin. Naintindihan ko yon na ganun talaga ang dating, lalo na sa mga enemies of grace. Talagang ang panlasa nila dito, ito ay lisensya sa pagkakasala. But let me put it this way, para once and for all, matuldukan na ito. Grace is not a license to sin. Why? Because man has been sinning long before he knew about grace. Maging makatotohanan ka naman. Hindi mo pa alam ang biyaya, nagkakasala ka na. Ngayong nalaman mo ang biyaya, nagkakasala ka pa rin. Tapos ibibintang mo ngayon sa mensahe ng biyaya na kaya ka nagkakasala dahil sa biyaya. That's unfair. Unfair po yun. Sapagkat hindi mo pa kilala ang grace, ikaw ay lisensyado ng magkasala. Ang totoo nga niyan, ikaw ay professional sinner. Nagkakasala ka talaga. Ngayon may nagkwento sa iyo tungkol sa finished work. Narinig mo yung gospel of grace, pinaniwalaan mo. Tapos ngayon ang maririnig mong binibintang nila, wow, yan na. Lalong magkakasala, yan ang magkakasala. That is unfair. You know why it is unfair? Listen to this. How can it be a license when you are not more sinful today than you were before you knew God's grace? Tagalog, paano namang maging lisensya? Eh hindi ka naman mas masama ngayon kaysa nung bago mo narinig yung biyaya. You should know me before. Dapat nakilala mo yung tao bago niya natanggap ang biyaya. Addict yan, addict. Binago ng Panginoon ang taong yan. Kung magmura yan isang araw, isang daan. Pagkulang sa kota, hindi pa nga natutulog. Nagmumura pa para makumpleto. 100 mura, isang araw. Tapos nung maborn again, may natirang isa. Napamura siya. Tapos sasabihin mo, wow, hindi born again yan, nagmura. Napakalupit mo. Hindi mo nakita yung 99 na murang nawala. May natirang isa, itinira niya talaga yun para sa'yo. Tapos huhusgahan mo siya, sasabihin mo, hindi siya born again dahil nakapagmura. E ano nangyari doon sa 99 na nawala? Ano nangyari doon sa dati siyang addict, ngayon na bago na? Oh, brothers and sisters, yan ang problema ng religion. Alam niyo kung anong religion? Malupit. Mapagusga. Sa halip na magdiwang tayo, dahil sa 99 na pagmumurang nawala, nakatuon ka doon sa isang natira. Tatanungin kita, kung nawala yung 99, may chance bang yung isang natitira ay mawala na rin? Yes. Kaya nga ang tao ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung sasabihin ang biyaya, lisensya, unfair yon. Dapat nakilala mo yung mga tao bago siya napunta sa biyaya. Ngayong nasa biyaya na siya, maaring nagkakasala siya, pero hindi siya kagaya ng dati. Ang laki na ng pinagbago niya.
na maring hindi pa siya perpekto. Eh, ikaw naman, di ka rin perpekto. Ah. Huwag ka namang maging mapaghusga sa kapwa mo. So, dahil maring hindi pa siya perpekto, pero nakaalis na siya, malayo nang nilakbay niya, hindi na siya katulad ng dati. Bakit? Sapagkat grace has changed that person. I want to say this again. How can it be a license when you are not more sinful today than you were before you knew God's grace? Alam niyo kung sino lang ang pwede magpatotoo nito? Mismo yung taong nakatanggap ng grace ni God. Alam niya, hindi siya perfect. Alam niya may mga flaws. Pero alam niya, hindi na siya katulad ng dati. Dati, nagkakasala kang walang habas. Pero ngayon, nagkakamali ka, nagkukulang ka, nadadapa ka, nadudupilas ka, nadudumihan ka, nadudungisan ka. Pero you are no longer the same because there is the grace of God working in you, making you a better person every day, to be more like Jesus every day in every way. Can you say amen? Now, grace is not a license. Put that in your heart. On the contrary, sa kabaliktaran, grace is the power to stop man from sinning. Ito, verse ang magsasalita dito. Bubulaga sa iyo yung talata. Kailangan mong i-deal itong verse na ito bago ipagpatuloy mo yung maanghang na bintang na ang grace ay license to sin. Kasi ang verse na mababasa mo, contrary, kabaliktaran. Oh, let me show you the verse right away. Titus chapter 2, verse 11. For the grace of God, ang subject ba ng verse, grace of God? For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. How many men? All. The grace of God that brings salvation. What brings salvation? The grace of God. Look at verse 2. Eat. Ano pong minumodify nung eat? The grace of God. Very good. Kasi yun po yung immediate context. Yung 12 galing sa 11. Malalim yun. Kailangan mo yung maunawaan na yung 12 ay galing sa 11. Ang sinasabi sa 11, the grace of God. Verse 12, it. Referring to the grace of God. It teaches us. Tignan mo ang tinuturo ng biyaya. It teaches us, number one, to say no to ungodliness and worldly passions. O baliktad sa bintang ng mga enemies of grace. Na yung grace nagtuturo para lalong magkasala ng magkasala. Saan yan? Anong verse yan? May verse bang nagsasabi na ang biyaya nagtuturo para magkasala ng magkasala? Wala. Pangalawa, not only it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Number two, and to live self-controlled, upright, and godly lives. Where? In this present age, not in heaven. Right here, right now, you become more godly. You become upright. You live with self-control. You see, kita mo, nag-control na yun ha. May natira po siyang isang mura, pero yung siyam na po't siyam na wala, may control na ba yun? Yes. Dahil kung walang control yun, pinalabas lahat ng siyam na po't siyam na bala niya. Pero you see the change there. Sino ang nagbago doon sa mama na yon? Biyaya ng Diyos. Sino ang nagtuturo na ikaw ay mamuhay ng mayroong pagpipigil sa sarili, matuwid at maka-Diyos at tumanggi sa kasalanan? Biyaya. Sino ang biyaya? Si Jesus. Ano ang gagawin ng pastor? Ituro ang biyaya. Yung biyaya ang magtuturo sa miyembro na tumanggi sa kasalanan. Hindi ho ang pastor ang magiging yayo. Nababantayan niya yung kanyang miyembro na huwag magkasala.
Mamamatay ka ng maaga niyan, pastor, pagka nagyayu ka o nagyaya ka doon sa mga miyembro, wala ka nang ginawa kundi bantayan ang kanilang Facebook, bantayan ang kanilang posting, bantayan ang kanilang buhay. Deads ka dyan. Kasi hindi mo kayang gawin yan. But you have to teach them the grace of God. Then the grace of God will teach them to become more responsible in their posting. Hindi yan magpo-post ng kabastusan. Hindi yan magpo-post ng anumang mga bagay na mag-exalt ng sin. Lalayo yan sa tukso. Lalayo yan sa kasalanan. Bakit? Kasi yung grace ni God ang magtuturo sa kanyang mamuhay ng may kabanalan. Sino magtuturo sa miyembro ng grace ni God? Yung pastor. Kaya yung pastor, ang kanyang teaching, grace. Sino yung grace? Si Jesus. Kaya solus Christus. Kaya ang message mo, laging si Jesus. Laging grace. Dahil si Jesus, yung grace ay si Jesus. And it is important to come to that conclusion that grace is never a license to sin. But on the contrary, grace is the power to live godly, power to overcome sin, and live godly lives in this present age. Now, moving on. Ano na po yung mga lessons na atin ang natutunan? Let's begin to enumerate. Lessons learned. Number one, believers remain saved even if at times they commit sin. Again, believers remain saved even if at times they commit sin. Napansin mo, even if at times. Ano yung meaning ng at times? Sometimes. Not all the time. Nung nakay Adam ka, all the time. Big time sinner ka. Now that you are in Christ, you commit sin at times. In the soul part, in the body part, not in the spirit. 1 John 3:9. Because your spirit is already been born of God, and the seed of God remains there, and that part of you cannot sin because the life of God is there. Now, you have to remember the two locations. Let's see this again. In Adam, you are unsaved. In Christ, what is your status? Saved. Magka-contrast? Adam, unsaved. Christ, saved. You cannot be saved by doing righteous acts. Yes or no? Yes, you cannot be saved by doing righteous acts. Tanggap natin yon. Alam nyo ba, nakakatuwa isipin to. Pag si Adan ang pinag-uusapan, walang masyadong problema. Ang tanggap natin agad. Pero pag na kay Kristo na tayo, ganito ha, you cannot be unsaved by committing sinful acts. Whoa, sandali lang. Depende sa kasalanang gagawin. See, nababaku tayo, napapalulun tayo, bumabara sa lalamunan natin sapagkat takot na takot tayo na magkaroon ng impression na gagamitin ng mga taong samantalahing magkasala. You know what, pastors? You are doing the work of the Holy Spirit. You are not the Holy Spirit. Ang mga born again, merong Holy Spirit yan. Nasa loob ng kanyang born again spirit, the Holy Spirit is inside there. Alam ng Holy Spirit kung paano niya i-guide ang kanyang anak. Sabi sa Bible, those who are led by the Spirit are children of God. In the book of Romans chapter 8. Kapag nasa yung Espiritu, i-guide ka, ililid ka. 24-7. Ang pastor, hindi mo kasama 24-7. Ang bishop, hindi mo kasama 24-7. But the Holy Spirit is always there 24-7. Can you say amen? Now, if you cannot change, put this down. If you cannot change your being unsaved in Adam, more so, you cannot change your being saved in Christ. Are you saved in Christ? You cannot change that. You may commit sin,
but you remain to be saved. Now, in Adam, you are unsaved. You may do some righteous acts there, but you cannot be saved. You remain unsaved. Because, go back to the basic, what you do cannot change what you are. Correct? What you do cannot change what you are. In Adam, you are unsaved, so what you do will not change that. In Christ, you are saved, so what you do will not change that. Pag binago mo po ang equation na yon, you will have a problem. Your problem is, mas pinaparangalan mo si Adan kaysa kay Kristo. And that is a big, big problem. So this is the question we need to ask. What should Christians do when they sin? Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano kapag sila'y nagkasala? Before I will answer that, but before I do, let me ask you another question. What do Catholics do when they sin? Ano ang ginagawa ng mga Katoliko pag sila'y nagkasala? They do confession. Are you familiar with that? Yes. Magkukumpisal ka sa pare, bibigyan ka ng mga prayer assignments, ano yung ipapanalangin mo at gaano karami ang ipapanalangin mo para yung nagawa mong kasalanan ay mapatawad. Oh, hindi mo kinakailangan maging napaka-reliyoso para maintindihan yan. Kasi yun po yung sistemang nakagisnan ng mga Katoliko. Di baling magkasala, basta huwag kalimutang mag-kumpisal. So pag nagkumpisal, mapatawad sa kasalanan. Naalala ko yung istorya ng isang Katolikong lumapit sa priest. Ang sabi niya, Father, ako po ay nagkasala. Sabi niya, anak, ano ang iyong nagawang kasalanan? Sabi niya, Father, may kinuha po kong lubid. Oh, sabi niya, anak, lubid lang ikinukumpisal mo pa. Hindi po, Father, may kalabaw sa dulo. Ah, ganun ba, anak? So, binigyan po siya ng hatol kung ilang panalangin at anong panalangin. Ang sabi po nung Katoliko, Father, pwede po ba time is 2 na? Aba, anak, bakit? Eh, may babalikan pa po ako mamayang gabi. Now, it may sound like funny. Sabi nga nung iba, si Bishop, funny. Yes, I am a funny man. You should see me in person. I am a funny man. Because I believe learning should be fun. Eh, pag hindi masaya ang mag-aral, palagay ko wala nang gustong mag-aral. Kaya I believe that learning should be fun. Now, nabanggit ko yon sapagkat ang nakalakihan natin sa reliyon, pag nakagawa ka ng kasalanan, magkumpisal ka lang, mapatawad ka na. Pero ito ang dapat natin matandaan. Kailangan mo munang magawa ang kasalanan, magkumpisal ka bago ka mapatawad. Kaya yung biro na time is 2, hindi mo pinapayagan yon. Kailangan mo munang actual gawin ang kasalanan, hahatulang ka ng ilang dasal, ilang panalangin, tsaka ka mapapatawad. Pero yan ang kinagisnan ng mga Katoliko. They do confession. Next question. What do Jews do when they sin? Punta naman tayo sa mga Hudyo. What do Jews do when they sin? The answer is, they offer animal sacrifice. Correct? Pag nagkasala ang Hudyo, magdadala siya ng tupa. Again, anong mauuna? Tupa o kasalanan? Kasalanan. Hindi siya pwede magdala ng dalawang tupa para sa kasalanang gagawin niya palang bukas. Correct? It's not in the book. So, kapag siya'y nagkasala, magdadala siya ng tupa. Yun po'y tinatawag na atonement.
kapar, ang Hebrew word kapar. Yung dugo ng hayop, pantakip ng kasalanan ng isang Hudyo. Samantalang inaantay ang dakilang pagbububo ng dugo ni Kristo sa krus, ang kordero ng Diyos, ito yung band-aid, pansamantala, tatakpan ang kanilang kasalanan, pero ito para lang sa mga Hudyo. Hindi po ito pwede sa mga Hintil. Kasi exclusive covenant ito para sa mga Hudyo. So let me ask you another question. What do evangelicals do when they sin? Gagamitin ko po yung word na evangelicals loosely. Ibig ko sabihin, anuman ang pangalan ng simbahan, basta hindi na po siya Katoliko, masasama siya sa kategorya ng mga evangelicals. What do, kasi alam na natin, what do the Catholics do eh, di ba? Ang mga Hudyo, alam na rin natin. Ngayon, ito naman, ang mga non-Catholics and non-Jews. What do evangelicals do when they sin? The answer is, they do the 1 John 1:9 ritual. That's what they do. They do the 1 John 1:9 ritual. Alam niyo po ba, most of evangelical Christians today, they just use the 1 John 1:9 as a ritual na kung sila'y nagkasala, huwag lang kalimutan mag 1 John 1:9. Di baling magkasala, basta mag 1 John 1:9. Oh, parang it sounds like a license ah. Di baling magkasala, huwag lang kalimutan bago matulog, mag 1 John 1:9. Oh Lord, sinabi mo sa iyong salita na kung aming ipapahayag ang aming kasalanan, ikaw ay tapat at banal, kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kalikuhan. Ikinukumpisal ko sa iyo ang aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Amen. Bukas, gagawa na naman siya ng kasalanan. Tapos sa gabi na naman, ang kanyang 1 John 1:9 ritual. Kumbaga, bago siya matulog, naghihilamos, nagsashower, nagtututbrush, nililinis yung kanyang katawan. Yun naman 1 John 1:9, paglilinis ng kanyang espiritu. Dahil ang espiritu daw niya ay nadungisan, kaya maghilamos. 1 John 1:9. 1 John 1:9. 1 John 1:9. At paniniwala niya, siya ay napatawad na. Now, alam nyo na ibinibintang sa mga full grace na ginagawang lisensya na pinatawad na daw ang ating kasalanan kaya lumalakas ang ating loob magkasala. Can I show you this contrast? Put this up on the screen. This will change your life forever. Nakikita nyo sa screen ang contrast between mixture and full grace. Sa full grace, ang pinagbabasihan po ay 1 John 2:12. I write these things to you, my little children, because all your sins have been forgiven. Pinatawad na, all. Nandun yung word na forgiven all your sins, past, present, and future. Pinapanindigan namin na yung all ay past, present, and future. Otherwise, hindi pwedeng all kung hindi past, present, and future. Kapag ang pinatawad lang po ay past, aba hindi yan all. Some of your sins. Pag isinama mo ang present, many of your sins. Nadagdagan eh. Pero kapag isinama mo ang future, all of your sins. Eh may verse naman. 1 John 2:12. Doon sa kabila, makita nyo naman yung mixture. You will be forgiven every time you do the 1 John 1:9 ritual. Now, why I call it ritual? Hindi ba sa tuwing nagkakasala, yun ang ginagawa nila? Anong tawag mo sa ginagawa mo na paulit-ulit? Ritual. Sa Katoliko po ba, yung confession ritual?
Yun po bang pag-aalay ng hayop sa ibabaw ng dambana para sa Udyo, ritual? Yes. Kaya yung mga evangelical, may sarili ring ritual. Ang ritual nila, 1 John 1:9. Di baling magkasala, basta mag 1 John 1:9. Kaya dapat ilista mo lahat ng nagagawa mong kasalanan. Dapat. Kasi baka mamaya meron kang hindi maikumpisal. Kapag may nagawa kang kasalanan, meron kang notebook dapat dito sa iyong dibdib. Naku, nakagawa akong kasalanan, sulat. Naku, nakagawa na naman akong kasalanan, sulat. Kasi baka mamaya malimutan mo. Pag nalimutan mo at hindi mo naikumpisal yan, mamayang gabi, patay ka. Hindi ka napatawad lahat. Kaya ibang Kristiyano, ganito magnalangin eh. Lord, kinukumpisal ko sa iyo lahat. Hindi ko man maalala, pero lahat na. Oh, sigurista. Sigurista si Krisa. Sigurista, ang sabi niya, Lord, lahat ng naisip ko, lahat ng nasabi ko, lahat ng nagawa ko, lahat ng sinadya ko, lahat ng di ko sinasadya, wow, package ah. Nagsisiguro ka na para walang makalagpas kahit isa. Nagkamali ka, walang kasalanang hindi sinasadya. Lahat ng kasalanan sinasadya dahil kung hindi mo sasadyain, hindi ka magkakasala. Oh, yun bang prutas nalaglag sa bibig ni Eva? Tinatanong kita ngayon. Do sa Garden of Eden, yung prutas ba, yung bunga, nalaglag sa bibig ni Eva o pinitas niya? Kinagat niya? O, sinadya. Walang kasalanan. Alang naman yung prutas tumalon at pumasok sa bibig mo. Wala. Hindi naiintindihan ng tao ang kasalanan pag sinabing, hindi ko sinasadya. Niloloko mo sarili mo. Walang kasalanang di sinasadya. O mag-orasan tayo. Bumilang ka na isang minuto. Sa loob na isang minuto, hindi ako magkakasala. Kaya mo yon. Kasi sa loob na isang minuto, hindi ka nakagawa ng kasalanan. O, ibig sabihin, di mo sinadyang magkasala. Kung kaya mo ng isang minuto, kaya mo ng limang minuto. Kung kaya mo ng limang minuto, kaya mo yan ng 15 minuto. Kaya mo yan ng kalahating oras. Kaya mo yan ng isang oras. And then it grows, it grows, it grows. Hanggang sa mapapansin mo, wow, 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 wow. Ang tagal mo nang hindi nagkakasala. Parang namimiss mo nang magkasala ah. Parang ang tagal na, napapansin mo, wow, kailan ka nakaisip ng malaswa? Wow, matagal na. Samantalang dati, laging ang laman ng isip mo'y kalaswaan na. Pero ngayon, maghapon na, wala ka naisip na kalaswaan. Ba, nag-improve ka. Improving. Ibig sabihin, mayroon change na nangyayari sa'yo. Yun po yung grace. People do not fully understand the grace of God is there. Malaki ang pagkakaiba nung hindi pa nakakakilala kay Lord sa nakakilala na kay Lord. Alam niyo, hindi nakakakilala kay Lord, kahit natutulog, nagkakasala eh. Sapagkat sa kanyang panaginip, nandun pa rin ang kasalanan eh. Nananaginip pa rin ang kabastusan, kalaswaan, o bisa, kasalanan ba e kayo? May samba galing ang panaginip sa isip. Yun yung dineposite mo sa isip mo nakalipas ng mga araw. Kaya yun ay parang sine. Nakalagay sa isip mo yun, nakalagay lang, next attraction. Tapos susunod yan, now showing. Oh. Kaya kung ano yung now showing nung gabi, yun yung nalagay mo sa isip. That's in the Bible. Kung meron lang tayong sapat na panahon, tuturo ko rin po sa inyo kung anong teaching ng Bible tungkol sa panaginip, ang pagkakaiba ng panaginip kaysa sa pangarap, pagkakaiba ng panaginip sa bangungot. Eh, wala lang tayong time. Siguro, sa mga susunod na panahon. Pero, maliwanag ba dyan, nakikita nyo na
sa totoo lang, I want to be honest, pwede ba parehas yan gamiting lisensya? Halimbawa, kung ikaw ay nasa full grade, sabi, oh, pwede pala ako ikaw magkasalang na magkasala eh, sapagkat pinatawad na lahat ng aking kasalanan. Na hindi ko sinasabi na ganyan ang kaisipan ng tunay na nasa full grace. I am just presupposing. Remember, you have to present an argument. Sa kabilang panig, oh, pwede naman pala ako magkasala na magkasala. Basta gawin ko lang yung 1 John 1:9 ritual. Di bali ako magkasala, pumunta lang ako sa priest, magkumpisal. Pwede pala ako magkasala na magkasala. Basta maghandog lang ako ng tupa sa ibabaw ng dambana. Pare-pare sa ritual? Yes. Alam niyo po kung anong pagkakaiba? Ito ang pagkakaiba. Yung nakakilala sa tunay na biyaya, hindi niya aabusuhin ang biyaya ng Diyos. That is the difference. What is the difference? Genuine conversion. Dahil po yung mga full grace, hindi po abusado, dahil hindi sila aburido at hindi sila abusayap. O Bishop, anong pagkakaiba ng samantalahin ang biyaya ng Diyos kaysa sa abusuhin ang salita ng Diyos? Let me put it this way. Iba yung samantalahin sa pagsamantalahan. O magkaiba yun. Pagsamantalahan, krimen yun. Abuse yun eh. Yung samantalahin, yun po ay take advantage. Hindi po masama yun. Halimbawa, naimbita ka sa isang kainan at sinabi sa iyo, kumain kayo ng kumain. At ginawa mo naman, sinamantala mo, kumain ka nga ng kumain. Masama ba yun? Hindi. Kumain ka ng kumain hanggang sa yung botones ng iyong damit, nagtatalsi ka na. Nagbibitawan na. Yung tahi, napupunit. Dahil sa lumobo ka na ng gusto, dahil sa dami ng kinain mo. Kumakain ka. yung kaharap mo, tinamaan ng botones. Dahil sa yung tiyan mo, naglobo na. Oh, sabihin mo, ay, nag-aabuso na yan. Hindi, oh. Yung mama na yan, sinasamantala niya yung libreng kainan. Masama ba yan? Hindi, naimbita ka eh. Ang masama yung gate crusher ka. Oh, sama yun, di ka imbitado, pumunta ka. Oh. Tsaka alam mo kung ano masama? Pumunta ka, walang regalo, masama yun. Oh. Pero yung inimbita ka, ha? Legal naman, tapos kumain ka marami, eh talaga naparami kaya mo, okay lang, hindi masama yun. Ito ang pang-aabuso. Yung may dala kang Tupperware. Yan. Yan ang abusado. Dami mo nang nakain, may dala ka pang Tupperware. Yun ang pagkakaiba. Ang full grace believer, hindi po abusado. Hindi niya sasadyaing magkasala ng magkasala ng magkasala ng magkasala dahil ang nasa isip niya, pinatawad na siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Pag gaganyan ang thinking mo, hindi ka tunay na born again. Tawag sa iyo, born again, born again. Dahil ang tunay na born again, nagkaroon ng genuine conversion. You are no longer the same. You are a new creation. The old has gone and the new has come. Shout amen. Well, I wish I have even more time to fully develop 1 John 1:9. Ah, sana meron. Pero tingin ko sa kamay ng orasan ay mas mabilis kaysa po sa kakayahan nating magsalita. Meron po akong booklet na isinulat. Entitled 1 John 1:9 Explain. You must get this. This will revolutionize your life. Get it. Order nyo po yan sa Charitoo Shop. Meron po yung e-book, meron po yung hard copy. Order nyo po. Pag nabasa nyo na yan, you will never be the same again. Sapagkat ang 1 John 1:9 ay hindi po ritual, pero ginawang ritual ng religion at kailangan ng paliwanag. Wala lang akong time. Kasi yan po mismo ay mga dalawang broadcast ang kailangan yan. Ay hindi na kaya. Kasi patapos na tayo bukas. Kaya wala na.
Sayang, di natin na-discuss yan. Pero, orderin nyo po yung booklet na yan. That will surely, surely bless you. Now, if all our sins are forgiven, what should we do if we sin? Ayan na, sagutin na natin itong tanong na ito. Bishop, totoo bang pinatawad na lahat ng ating kasalanan? Correct, 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 correct. 1 John chapter 2 verse 12, forgiven all our sins. Pag sinabi bang all, past, present, and future? Correct. Now, Bishop, what should we do if we sin? Let me give you the answer. Number one, when believers commit sin, number one, agree with God that what you did is wrong. Yun po yung Greek word na homologeo. Yung ginamit pong word na confess doon sa 1 John 1:9, hiniram natin yung meaning ng Catholic. Sabi pa nung isang pastor na narinig ko, pag ikay Katoliko, nagkukumpisal ka sa pare. Pag Christian ka na, nagdirect ka na mag-confess sa Lord. Wow! It sounds religious. But can you show me the verse? It's not in the verse because even the word confess in 1 John 1:9 does not in any way equate the way we understand confession from Catholic perspective. Kasi po galing tayo sa Katoliko eh. Kaya hiniram natin yung meaning na yon. Nung makabasa ka ng verse, akala mo yun ang ibig sabihin. Iba nga lang daw, direkta ka na kay Lord. Yung isa, dumadang ka sa priest. Ah, confession pa rin yun. Pero anong meaning ng confess? Let me show you. The word confess comes from the Greek word homologeo. Yun po yung 1 John 1:9. It's in the booklet. In-explain ko po ito fully in the booklet. The word confess meaning homologeo, combination of two words. Homo, same, that is easy. Logos, meaning word, put that together, same word. Now, you don't have to be genius. Hindi mo kinakailangan maging Greek scholar dyan. Hindi kailangan ng PhD po dyan. Yan po'y napakasimple. Same word. Put that together. Say the same word. Meaning, agree with the word. Pag sinabi ng Biblia ang pagsisinungaling ay kasalanan at nagsinungaling ka, when you come to God, you have to say the same thing. God, nagsinungaling ako kanina. Ang pagsisinungaling ay kasalanan. Point blank, word for word, kasalanan ang pagsisinungaling. You agree with God that lying is sin. Yun ang confession. Pero idinuktong natin kasi yung I am sorry. Idinuduktong natin yun sapagkat yun po yung nakasanayan natin ng word na confession. But it's not in the text. I am only limited within the boundary of the text. Unless I can see it in the text, I will never mention it. Because the verse is the voice of God. So, kapag ikaw ay nagkasala sa isip, nakaisip ka ng kalaswaan, kabastusan, and you want to confess it before God, sabi mo, oh God, nakaisip ako ng kabastusan, kalaswaan. Ito'y kasalanan dahil sinabi mo sa iyong salita na ang sino man tumingin sa babae o sa lalaki na may masamang hangarin sa kanyang isip at puso, nagkasala ng pakikiapit. Ang nagawa ko ay kasalanan. Huwag mong pag-aangin, oh Lord, ang nagawa ko ay medyo kahinaan. Mayroon ka pang pamedyo-medyo. Huwag mong tawaging kahinaan yung tinawag ng Bibliang kasalanan. Call it as it is. Huwag yung sugar-coated, oh Lord, medyo natangay ako ng aking kahinaan. Medyo pang natangay. Tangay na tangay ka eh. Pamedyo-medyo ka pa. O, yan nga nagagawa po ng maling intindi. Alam nyo kung bakit maraming tao ang hindi maging honest? Kasi nga po, hindi nila naintindihan
na pinatawad na lahat ng kasalanan. Kung naiintindihan mong pinatawad ka na, you can be as honest before God, you know that God will not condemn you. Masasabi mo sa Diyos yung nagawa mong kasalanan, dalala mo walang bababang Dragon Ball. And God will not judge you because all your sins have been judged in the body of Jesus Christ on the cross. Shout amen. Now let me show you the scripture. Number two, ito ang pangalawang gagawin mo. Thank God that all your sins have been forgiven. O yan na. Pagka nagkasala ka, kailangan mo ikumpisal, sumasang-ayon kayo na gawa mong kasalanan, mali. Mahalaga yon. Kasi hanggang hindi ka kumbinsido na mali yung ginawa mo, tendency ulit-ulitin mo yun eh. Kasi hindi ka convinced na mali eh. Pero once naintindihan mo in the light of the Word of God that what you just did is sinful, and you just homologeo, confess it before God, that it is sin, and then you begin to say, God, thank you that you have forgiven all my sins, including this one. Tagalog. Salamat po, Panginoon, pinatawad mo na lahat ng aking kasalanan, kasama po itong nagawa ko. Bakit? Sapagkat, sabi sa Biblia, pinatawad na lahat ng kasalanan. I need to show you the verse. 1 John chapter 2, verse 12. John, the Apostle John writes, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven. Pinatawad na, hindi pa? Pinatawad na. Past participle yung forgiven eh. Been forgiven on account of His name. Colossians chapter 2, verse 13, letter A. God made you alive with Christ. He forgave. Ano yung forgave? Past tense. Pinatawad na, hindi pa? Pinatawad na. Forgave us how many of our sins? Look at the text, my friend. All. A-L-L. All your sins. Not some of your sins. Not many of your sins. All our sins. Can you say amen? Now, why is this so important? I'll show you. Romans chapter 4, verse 7 up to 8. Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Oh my Lord. Look at the verse. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Five important words there. Blessed, forgiven, covered, never count. One, two, three, four, five. Five words. We need to look at those five words in the original Greek word. Then you will see the beauty of this verse. Number one, the word blessed. The Greek word for blessed is makarios. Very happy, happy, happier. The Hebrew word is esher. Literally, happy, extremely happy. Hindi lang masaya. Very happy. Yun po ibig sabihin ng blessed. Makarios or esher. Another word, forgiven. The Greek word for forgiven is apeime, meaning omitted, erased, deleted. Sa computer, ano ibig sabihin ng deleted? Burado! Erased, omitted. Ang grammar po niyan ay aorist tense. Once forgiven, always forgiven. Yung pong word na apeime ay galing sa translation ng forgiven at ang grammar niya ay aorist tense. Next word, covered. Ang word na covered ay galing sa Greek word na epikalupto. Combination ng two words, epi plus kalupto. Yung epi, isang preposition ginagamit sa Greek to superimpose the meaning. Kapag ginagamitan ng epi, pinapalakas lang yung meaning ng root word o yung salitang kinapitan nito.
Marami po niyan sa Greek New Testament. Kaya yung pong ugat na salita ay kalupto. That thing can stand alone or that word can stand alone. Pero dahil gustong palakasin ng writer yung meaning ng to cover, nilagyan niya ng epi. Epi kalupto, to superimpose the meaning, it means not just covered. Kasi kung covered lang, kalupto pwede na. Correct? Ginalagyan ng epi kalupto, not just covered. But covered very well. O, tatanungin kita. Pag may tinakpan at tinakpang maigi, magkaiba ba o pares lang? Magkaiba. Yung tinakpan, pwedeng may singaw. Pero pwede po bang airtight? Walang singaw? Makikita mo yan eh. Pag mayroong nagpasok ng ulam sa sasakyan ninyo at umamoy, ibig sabihin yung pinaglagyan, oh, ilalagyan ng ice cream. Hindi talaga airtight. Ang tanong, meron bang mga Tupperware na talagang kapag kahu kinover, pinres sa gitna, airtight, walang amoy? Oh yes, yun po yung epikalupto. Nung tinakpan ang kasalanan mo, walang singaw. Kaya walang amoy. Kaya ikaw wala kang alingasaw. Wala. Alam niyo po ba kung ano sabi sa Bible, ang nasa iyo ay ang halimuyak ni Kristo? Wala. Kasi tinakpan ang dungis ng kasalanan mo na walang kasamang anumang singaw ng iyong nakaraan. Kaya ang diablo pag sa, oh, dati kang, naku, walang katapusang dati yan. Pero pag na kay Kristo ka, excuse me, wala akong dati sapagkat ang sino man na kay Kristo ang dati lumipas na, narito ikaw ay bago na. Shout amen. Yun po yung epikalupto. E ang maganda niyan, passive. Passive voice. Ibig sabihin, hindi ka ang nagtakip. Tinakpan. Ang maganda diyan ay aorist tense, meaning once covered, always covered, and can never be uncovered. Di na pwede buksan. Tsaka maganda na sa indicative. It is just a plain statement of fact. How can you debate a statement of fact? Pag sinabi ko, the door is closed. That's an indicative statement. Can anyone debate on that? No one can debate. Check, the door is closed, yo. The door is closed. Indicative statement. Ibig sabihin ng indicative statement, pinapahayag sa atin, ang kasalanan mo, tinakpa na, wala nang singaw, huwag ka nang mag-alala, hindi ka mabaho sa pang-amoy ng Diyos. Ang halimuyak ni Kristo ay nasa iyo, ikaw ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Shout amen. Alam mo kung sino lang ang umaamoy ng iyong nakaraan? Aso. Sapagkat malakas ang pang-amoy ng aso. Hinahanap-hanap ng aso kung ano ang kanyang naamoy. Pero salamat sapagkat kay Kristo, wala na ang baho ng kasalanan. Ikaw ay mayroong halimuyak ng kabanalan ni Kristo. Shout amen. Amen. Next word. Never. Yung pong word na never, sa Greek ay two words. Oh, may. Actually, very powerful yan kasi sa Greek, yan po ay double negative. Yung O, O-U pwede na. Yung may, M-E pwede na. Bihirang-bihira po pinagsasama yan. Pag pinagsama po yan ng writer, ginagawa lang po yan to strengthen the denial. Matindi yan. Pag ginamitan ka ng O, may, meaning never, ever, not at all, no chance, zero, zero. Wala talagang kachansa-chansa, O, may. Double negative. That is powerful. Next word, logismite. Yung word na logismite, it is an accounting term. Now, kung may nanonood sa ating accounting major, o ikaw ay accountant, naiintindihan mo yung ibig sabihin ng to impute that figure in the ledger. O, ilagay yon, ilalagay yon, impute. That is an accounting term, impute. Or the word charge. Charge. Ang
Grammar po niyan ay nasa aorist tense, meaning once and for all. Logizomai. Now, let me illustrate this para nakakaintindihan tayo. Let me illustrate this one. Because this is important. Pag binuo mo po yan, ganito yan eh. Omei logizomai. Omei logizomai. Ang translation, never, ever will be charged against you. All your sins will never, ever will be charged against you. Well, simple lang naman ang theology niyan. Bakit naman pagbabayarin ka ng Diyos sa binayaran na ng kanyang anak? Bakit ka i-charge? Eh, yung sin mo already charged in the body of His Son. O may logizomai. Pag tinignan nyo yan, kasama ang aorist tense, ito na yan. O may logizomai. Once never charged, always never charged. Kaya wala kang pangamba, hindi ka matcha-charged. Now, let me explain by illustration. Are you familiar with credit card? Probably you are watching this broadcast. Sa credit card, nandun po ang pangalan ng banko, nandun ang numero, nandun po ang pangalan ng card holder. Now, kapag ikaw ay may credit card at ipinahiram mo sa iyong asawa, at yung asawa mo ay nag-shopping, sanay po silang gumamit ng credit card. Dahil yung mga wife, marunong mag-swipe. Sounds alike. Wipe, swipe. Wipe, swipe. So, kung ikaw ang may-ari ng credit card, tapos pinagamit mo yung credit card mo sa yung wife, yung wife mo ay nag-shopping. Shopping galore. Shop, shop until you drop. Ha? Pagkatapos magpunta sa counter, inabot ang credit card. Sinwipe. Oh, damandama mo yan. Pagkaya na isinwipe. Ramdam na ramdam mo. Kasi lahat ng charges papasok doon sa card. Oh, tanong ko sa ito. Sino ang magbabayad? Yung may-ari ng card. Hindi yung nag-shopping. Did you get that? Oh, you did not get that. Ulitin ko na naman. Kapag nag-shopping, binigay ang card, sinwipe, lahat ng charges papasok doon sa credit card. Ang tanong, meron bang babayaran? Meron. Meron tinatawag na bills na darating? Meron. Pag masyadong marami po yan, bill. Dami niyan. Sunod-sunod, bill. Pasok lahat ng bill. Oh, tanong. Sino ang magbabayad ng mga bill? Sino? Yung may-ari ng card. Yung nag-shopping, wala. Petex lang. Ha? No problem. Sino ngayon ang magbabayad? Card holder. Let me show you the credit card of Jesus. Bank of Heaven. Card holder. Lord Jesus Christ. Number 0550. Nothing but grace. Grace plus nothing. Valid until forever. Lahat ng charges mo pumapasok sa credit card ni Jesus. Kaya hindi ikaw ang nagbabayad. Binayaran na ni Kristo lahat yan sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng parusa ng ating kasalanan, inako ni Jesus sapagkat siya ang ating katubusan. Shout amen. Ang tawag dyan, logisomai. Logi ka pa ba dyan? Sa ganyan po bang kagandang usapan? Logi ka? Hindi. That is what you call the beauty
of the finished work of Jesus Christ. The truth is, this is the truth. When Christ died on the cross, all our sins are in the future. Kasi nung mamatay si Kristo, hindi pa tayo tao. Dahil hindi ka pa tao, wala ka pang nagawang kasalanan. At kung ang kamatayan ni Kristo sa krus ay walang bisang panghinaharap, tulad na sinasabi ng ibang pastor, walang future effect ang finished work ni Jesus, only past effect. Ang kaya lang bayaran daw, sabi ng mga ibang pastor, ng kasalanan mo ay ang pangnagdaan. Hindi ka nasaklaw, kaibigan. Kasi nung si Kristo yung mamatay, ang kasalanan mo, future. Alam mo, para masaklaw ka, kailangan mamatay ni Kristo uli ngayon para mabayaran yung nagawa mong kasalanan. At kailangan niya uling mamatay sa mga susunod na araw para mabayaran ang ating nagawang kasalanan. Ito ay kung ang bisa ng dugo ni Kristo ay paatras at hindi kaya ang paabante. Ang tanong ko sa iyo, mga kapatid, pag ginamit mo ba ang credit card, kailan ka i-charge? Sa araw na yon o kung kailan darating ang billing statement? Ibig sabihin, it is in the future. Pero dahil meron na pong credit card, alam nyo po ba kung anong ibig sabihin po nun? Icha-charge ka ng banko later on or icha-charge ng banko yung may-ari ng credit card later on. Pero yun pong binilhan ay babayaran po agad ng banko. Brothers and sisters, nang si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating kasalanan ay in the future. Pero dahil po sa bisa ng ginawa ni Kristo, sinaklaw niya ang panghinaharap. Kaya hindi pa man tayo tao, hindi pa man tayo na ipapanganak, wala ka pang nagagawang kasalanan, ay inilaan na ng Panginoon ang kanyang kapatawaran para sa iyo, sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos. Shout amen. Logisomai! Alam niyo po ba na maraming pastor hindi ganyan ang katuruan? Alam niyo po ba na ang simbahang Katoliko, meron silang tinatawag na Eucharist? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Eucharist? The main essence of Eucharist is when they do the communion. At kapag sila'y nagko-communion, alam niyo po ba ang major teaching ng Catholic? Transubstantiation. Ibig sabihin po ng transubstantiation, dalawang salita yan. Trans tsaka substance. Ibig sabihin, pag itinaas ng pare o ng priest ang ostya sa panahon ng misa, by the power of the Eucharist, yun pong ostya ay nagiging literal na katawan ni Kristo. Kaya anong sinasabi ng priest pag isinusubo ito sa mga parishioner? Body of Christ, correct? Katawan ni Kristo. Sapagkat ang paniwala po ng simbahang Katoliko, yung ostya nagiging literal na katawan ni Kristo sa araw na iyon, sa oras na iyon, upang maging available ang forgiveness for the sins the people committed on that day. And they do the Mass, and that is what they call the Eucharist. Brothers and sisters, it's not in the Bible. Hindi po nagiging literal na katawan ni Kristo ang ostya. Nagko-communion tayo every day. Pero lagi kong ipinapaalala sa inyo, hindi po ito ang literal na katawan ni Kristo. Ito po'y simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo. Walang transubstantiation na nagaganap, sapagkat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi mo po kailangan ulitin sa araw na ito, sapagkat yung kanyang ginawa ay minsan at pangkalahatan. At ang epekto nito ay magpakailanman. Kaya ang kasalanan pang nagdaan, sinaklaw. Ang kasalanan pang kasalukuyan, sinaklaw. Ang kasalanan pang hinaharap ay sinaklaw. Dahil dugo lang ni Kristo ang may kapangyarihan gumawa nito. Shout amen. Hallelujah. Palakpakan natin muna si Lord. Amen. That's what you call ome logizomai. Ang sabi ko sa iyo, logi ka pa ba dyan? Palagay ko, hindi. Sapagkat nakinabang tayo sa tinapos na gawa ni Kristo. Now, when believers commit sin, number one, you have to agree with God. Homologeo.
Number two, thank God that all your sins have been forgiven. Charizomai. Charizomai, ang root word charis, gift. Kaya ang forgiveness, gift. Walang bayad. It's the gift of forgiveness. Charizomai. Number three, stop it. Stop it. Ano naman ang bisa ng 1 John 1:9 ritual? Pero patuloy ka naman nagkakasala. Tapos babalikan na naman 1 John 1:9. Gagawin mo na naman yung kasalanan. Magsisinungaling ka na naman uli. Maninilip ka na naman uli. Gagawa ka na naman ng kalokohan. Magchichismis ka na naman uli. Tapos magpe 1 John 1:9 ka. Ay, anong epekto nun? Wala naman. Para lang nangyayari, nagre-ritual ka lang, pero walang change. So, what believers must do, number three, stop it. Let me show you. 1 Corinthians 15:34. Come back to your senses as you ought and stop sinning. Nakalagay ba sa Bible, stop sinning? Yes. Hindi po ilalagay yan kung hindi ho pwede yan. Kaya ho nandyan yan dahil pwede po yan. You can stop sinning. Binigyan ko example kanina. Isang minuto, pwedeng hindi ka magkasala. Limang minuto, sampung minuto. Labinlimang minuto. Isang oras. Kalahating araw. Mapapansin mo, isang araw, hindi ka nagkasala. Kung pwede isang araw, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng isang linggo. Magtataka ka, hindi ka na nagkakasala. Now, bakit? Kasi nandyan po yan. Stop sinning. What does it mean? If you are heading towards the wrong direction, what do? Stop and make a big U-turn. That is what you need to do. Kung patungo ka sa maling direksyon, tumigil ka at bumalik. Go back to your senses. The Bible says, go back. Come back to your senses and you ought, as you ought, and stop sinning. It is never too late to stop now. Tomorrow may be too late, but not now. You still have time. Hindi aksidenteng napanood mo ang broadcast na ito. God is talking to you. If you're heading to the wrong direction, if you are doing something that is not good, stop it! Tigilan mo na yan! Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, you stop it. Stop while you still have time. S-T-O-P. Stop while you still have time. Baka dumating ang panahon, gusto mong tumigil, pero it's too late. That is why it's never too late to stop. When? Now. Now is the time to stop. If you are doing something that is not good, in your life, I'm talking to you. You are watching this broadcast. Kung may ginagawa kang kabalbalan, may ginagawa kang hindi tama, it's between you and God. May ginagawa kang hindi tama, stop it now. Now is the time. Say amen. John chapter 20, verse 27. Then he said to Thomas, Jesus talking to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. What did he say? Stop doubting and believe. Yung po bang pag-doubt ay kasalanan? Yes. Doubt is sin. What did Jesus say? Stop doubting. You can put it right there, filling the blanks. Stop gossiping. Stop lusting. Stop lying. Anything na ginagawa mo na hindi kalugod-lugod sa Lord, fill in the blanks there. Stop it. Sinasabi sa iyo ni Jesus, don't just do the 1 John 1:9 ritual. Don't just do it. Stop it. Tigilan mo na ang paninilip, pamboboso. Tigilan mo na ang kabastusan. Tigilan mo na ang kalaswaan. Tigilan mo na ang pangungupit. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Stop it while there is still time. Can you say amen? Ang sabi ng iba, I cannot stop. Ang sabi ni Jesus, yes, you can stop. We better believe Jesus. Sinabi ni Jesus kay Thomas, stop doubting. So you can stop doubting.
Now, if you can stop doubting, you can stop lusting. You can stop gossiping. You can stop lying. Kasi yung doubting, gossiping, lying, pare-pares lang naman po yung sin. You can stop it. Yes, you can. Titus chapter 2, verse 11 to 12, very clear. The grace of God that brings salvation has appeared to all men. It, referring to the grace of God, teaches us to say no. No to ungodliness and worldly passions. And to live self-controlled, upright, and godly lives. Where? In this present age. Yes, you can stop sinning. Yes, you can stop sinning by the grace of God. Only by the grace of God. Apart from the grace of God, no way you can stop it. 1 John 1, 9 ritual cannot stop you from sinning. It is very enslaving. Ritual. Kahit magkasala na magkasala na magkasala, basta mag 1 John 1, 9. That is ritual. Know the truth? The grace can set you free. Because you have been set free from the power of sin, because grace is greater than sin. Say amen. Let's see them again. Lesson learned. Number one, believers remain saved even if they commit sin. Number two, believers cannot live in sin, as in cannot. Romans 6, 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? No way you can live in sin. Yun pong living in sin is a big no-no for those who have received the grace of God. Hindi po yan possibility. Sinabi na ni Paul, certainly not. You cannot do that because you're already dead to sin. Let me show you different translations. Sa New King James, certainly not. Sa NIV, by no means. Sa NLT, of course not. Sa God's Word translation, that's unthinkable. Believers did not just get Christ's death. That's only part. But the totality of it is also, we have His life, a new life. Nung siya'y namatay, namatay tayong kasama niya. Good. Nung siya'y nilibing, nilibing tayong kasama niya. Good. What's the next one? Nung siya'y muling nabuhay, nabuhay tayo sa isang bagong buhay. So you have a new life. Yung bagong buhay na yan, hindi na po addict sa kasalanan. Yung bagong buhay na pong yan, hindi na po yan alipin ng kasalanan. You are now a new person in Christ Jesus. Romans chapter 6 verse 4. It's very clear there that you have been given a new life. And this new life has been given to you. Meron po tayong booklet na sinulat, Grace or Disgrace. Kapag gagamitin mo pong lisensya ang biyaya para ikaw ay magkasala na magkasala, hindi po yan grace. Disgrace. At doon po sa nanonood sa broadcast na ito, let me draw the line. Hindi po yan ang teaching namin. Hindi po kami nagtuturo at binibigyang lisensya ang tao magkasala. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung basura na nagsasabing ang grace nagbibigay ng license to sin. Marami na akong talatang ibinigay, marami ng paliwanag na nabanggit, hindi license ang grace para magkasala. And beside, nakipag-divorce ka na kay Moses, which is the law, and its performance, and now you marry grace. You marry Jesus Christ, and you have a different life. Brothers and sisters, nakipaghiwalay ka na sa kautusan. Ngayon, ikaw ay nakasal na sa biyaya. Ibang buhay na po yan. It's a totally different life. Say amen. Lessons learned. One, believers remain saved, even if at times they commit sin. Two, believers cannot live in sin. Three, believers may play with sin, but not without the risk. Now, Bishop, ba't ginamit po yung word na play? Aba,
Di ba pwede lang ilagay dyan, believers may commit sin? Now listen, brothers and sisters, let me explain this. Believers playing with sin is not usual, but it's factual. Sad to say, there are those who play with sin. Alam nyo, hindi usual yan eh. Pero wag nyo pong i-deny, it is a matter of fact, and it is factual. Meron po bang mga Kristiyanong pasaway? Meron bang mga pastor na pasaway? Nababalitaan nyo naman, di ba? Mga pastor na nagbabagsakan. Mga pastor na bumabagsak sapagkat sila po'y pasaway. Pasaway po sa kanilang mga kasalanan na hindi lang basta magawa, kundi they play with it. Nilaro nila ang kasalanan for so many weeks, so many months, so many years. Sabihin ng iba, Bishop, pagka ganyan, siguro, hindi na Kristiyano yan. Well, you may think that way. Pero you know, we cannot judge. Because only God can judge. Pero ang tanong ko, totoo ba na mayroong naglalaro ng kasalanan? Na huwag natin ipag-usapan kung ito ay usual or unusual. I am just talking to you. Is it a matter of fact? May kilala kayo? Huwag nyo nang babanggitin ang pangalan dyan sa comments, ha? Oh, may kilala kayo? Maaring nabalitaan nyo o alam ninyo? Christian? O iba pa'y pastor o ministro? It's a matter of fact. But let me just tell you this. What are the risks of playing with sin? Kapag may pasaway at gusto niyang laruin ang kasalanan, what could be the risk na kanyang papasukin? Let me share this with you. Number one, wow, akala mo na naman tomorrow, ah. Medyo kinabahan ka, naramdaman ko dito, ah. Naramdaman ko. Parang bukas na naman, ah. Hindi. Bukas kasi patapos na tayo. I reserve the best for last. Huwag kang mawawala bukas. May ice cream ka. Number one, the risk of reaping the natural consequence of sin. Ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ang eternal punishment of your sin. Ang natural consequence, mga kapatid, hindi po yan binayaran. Kasi kung yan po ay kasamang binayaran, look at my eyes, yun yung lisensya ng kasalanan. Sipin mo, pwede kang maglaro ng apoy nang hindi ka nasusunog. Wow! Wow! Laro ng apoy! Hindi ka naman pala nasusunog! You see? Hindi ho inalis ng Diyos ang natural consequence so that you would realize ang binayaran po ay ang eternal punishment. You will never go to hell anymore. Hindi ka pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan ng iyong nagawa. Pero, ang impyerno ay aahon at pupunta sa iyo pag naglaro ka sa kasalanan. I'll show you. The parable of the prodigal son. Are you familiar with the story? I'll show you very quick. Luke chapter 15 verse 11. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them." Verse 13. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there, what did he do? Squandered his wealth in wild living. Wow. Pasaway, hindi. O, tinatanong kita, yun po bang bunsong anak, younger son, pasaway? Squandered, Tagalog ng squandered, nilustay ang kanyang kayamanan sa paluging pamumuhay, sabi sa Tagalog. Ito, wild living. Alam nyo kung saan siya nagpunta? Wild, wild west. Ayan, nasa Bible eh, wild living. Naging wild siya. Itong bunso, naging wild. Oh,
Tignan nyo kung anong sumunod na verse. Verse number 14. After he had spent everything. Naku, naubos ang kayamanan ni Bunso. Spent everything. There was a severe famine. Naku, nagkaroon ng COVID-19. Sa lugar na yon. Severe famine. What happened? And he began to be in need. Naku, wala siyang naitabi. Nangangailangan na siya ngayon. Verse 15. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his field to feed pigs. Ano naging trabaho ni Bunso? Tagapagpakain ng baboy. Verse 16. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Sumayad po ba sa pinakamababang pagsayad ang anak na ito? Yes. Pero ang tanong, sino ang nagdala sa kanya sa ganitong predicament? Ang kanyang sarili. Inubos niya ang kanyang kayamanan, squandered his wealth in wild living. Listen, if you play with fire, naturally you get burned. So he asks you, never play with fire. Because if you do, aabutin ka ng natural consequence ng sin. You will die and still go to heaven. I hope you will die very soon so you can spare your life from many hurts and pains. But you will live in pains of a burned hand. So ba't nasunog ang iyong kamay? Naglaro ka ng apoy. Tanungin kita ngayon. Isipin mo kung inalis ng Panginoon ang natural consequence na pwedeng maglaro ng apoy nang hindi nasusunog ang kamay? You think what will happen? Many people will just play with fire. The Bible is very clear. You cannot play with fire. There is a natural consequence. Ang issue rito, hindi na yung eternal destiny mo. Ang issue rito, yung life dito. Asawa mo, pamilya mo, mga anak mo, pastor, yung church mo, yung mga miyembro mo. Alam niyo po ba kung anong essence ng sin? Sobrang pag-ibig sa sarili. Gustong-gusto mong pagbigyan ng hilig ng katawan mo na nakalimutan mong may mga tumitingala sa'yo, tinatawag kang pastor, kinikilala ka, ginagalang ka, pero itinapon mo para sa panandali ang saya na dulot ng kasalanan. Isa kang hangal! That is foolishness to the highest level. Ibenta mo yung mga bagay na mas mahalaga kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sabi sa Bible, it is only for a short time. Don't do it. Look at my eyes, my fellow pastor. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Number two, the risk of dying prematurely. Now, kailangan ko ito ipaliwanag, baka maging mapagusga yung iba. Not all who died early, died in sin, others simply reached the end. Baka mamaya makakita kayo ng matay ng maaga, wow, ibig sabihin eh, kano namatay sa pagkakasala ah. Wow, wag ganyan. Mali po yun. I'll show you the verse. Hindi ho lahat ng namamatay ng maaga, and beside, wala kang karapatang magsabing maagang namatay. Wala tayong right. Kasi di man natin alam kung hanggang kailan yung buhay eh, na itinakda. Eh merong hangganan yon. Baka namatay sa tingin natin early, pero sa timetable ni God, just on time. Kasi hanggang doon na lang talaga siya. Kaya ang aking payo, pag may nababalitaan kayong namamatay, seemingly early, it is just your own calculation. But not with God's calendar. Let me show you the verse. Job 14:5. Man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. See? Meron ang itinakdaan Diyos na limit sa bawat tao.
Kaya kung namatay siya, tingin mo early, pero hindi early yon. Just on time. Talaga nandun na ang takda, hanggang doon na lang siya. At ang Diyos ang may takda noon, hindi ho tayo. Kung tayong masusunod, ayaw nating mawala itong mga mahal natin sa buhay. We want them to stay with us forever. But because merong limit ang life, ng Diyos ang nagtakda and no one can exceed, the Bible says. These repairs sa mga Kristiyano na kapag kapasaway na masyado, sa halip na sila po'y mabuhay pa ng mas mahaba, sila po'y namamatay ng maaga kasi sila po ay nagiging kahihiyan na, sila napupulaan na yung mensahe ng biyaya dahil sa kanila, baga mantsa na. Mas maraming talagang dapat makakilala kay Lord, pero pag nakikita siya, talagang iiling-iling ang mga tao at parang hindi na magandang testimony. Oh, let me show you. Baka ho naghahanap kayo ng verse, 1 Corinthians 5:5. Yung dito sa 1 Corinthians 5:5, ito yung membro ng simbahan ng Korinto. Christian to, ha? Membro to na simbahan ng Korinto. Pero nagkasala siya ng pakikiapid. Matinding klase ng pakikiapid dahil ang kanyang kasalanan ng pakikiapid ay sa asawa ng tatay niya. Actually, hindi naman yung natural mother. Sabi sa story, ito po'y stepmother. Pero nonetheless, mother mo pa rin dahil asawa na ng tatay mo. Pero nagawa niya makiapid sa asawa ng tatay niya. This is gross. Sabi nga ni Apostle Pablo, sobra naman ito. Kahit ang mga pagano, hindi ginagawa ito. And what did the Apostle Paul say? Look at verse number 5. You, kausap niya yung simbahan ng Korinto, you are to hand this man over to Satan for his body to be destroyed so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Antindi, ligtas pa rin. Palagay ko nagsusumigaw, naguhumiyaw ang damdamin ng iba. Wow, hindi ako papayag baligtas ang mama na yan. Sino ka para hindi pumayag? Yan ang problema. Akala kasi natin ang kaligtasan ay premyo ng ating gawa. Ang kaligtasan ay regalo sa hindi karapat dapat at pinaging dapat ng biyaya. Pero dahil sa pasaway, tinutuwid na ayaw magpatuwid. Sinabi na na tigilan na ayaw tumigil. Sabi ni Apostle Pablo, ibigay na kay Satanas ang kanyang katawan. Ibig sabihin, mamatay na yan ng maaga upang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Bakit? Kasi yung espiritu hindi na nagkakasala. Ligtas yun. Ang nagkakasala lang ay ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan. 1 John 5:18, wala pong kakayahan si Satanas kantiin ang iyong espiritu. 1 John 5:18, the evil one cannot touch your spirit. But the evil one can touch your body. The evil one can touch your body. Now listen to this. If you play with sin, you are giving the devil a permission to destroy you physically. That you do not want to. So don't play with sin. I ask you in the name of the Lord, don't play with sin. Because Satan will have his permission to destroy you. Destroy your marriage. Destroy your church. Destroy your reputation. Destroy you physically. Don't. It's not worth. Don't do it. Number 3, the risk of losing your eternal rewards. Pagpasaway ka talaga at ayaw mong makinig. Ilang beses ka nang kinausap, pinapatigil ka na, kinausap ka na ng mga diakono, kinausap ka na ng pastor, kinausap ka na ng papa, kinausap ka na ng mama. Lahat ko mausap na sa iyo pero ayaw mo pa ring magtino. 1 Corinthians 9:27, the Apostle Paul said, no, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Hindi po disqualified for the gift. Salvation is a gift.
You can only be disqualified for the prize. Ano yung prize? Reward. Remember, diniscuss natin yung judgment seat? Doon ka ma-disqualify. Kapag pasaway ka, yung materials mo ay magiging wood, hay, and straw. Malus mo yung iyong rewards. But you will still end up in heaven. Katulad nung miyembro sa Korinto. So that he will be saved in the day of the Lord. Why? Because what you did not get by works, you cannot lose by works. Your salvation is a gift. That is what grace is. Grace is powerful. Pero once ikaw ay pasaway, and you play with sin, ilang beses nang sinabing tigilan mo na yan, hanggang sa ikaw ay pinag-abutan na, and then you will surely be sorry. Because you have to keep this in mind, the thrill of sin is not worth the risk. Magsisinungaling tayo pag sinabi niyong walang saya ang kasalanan. Nakasulat sa Bible sa Hebrews 11:25, masarap ang kasalanan, may saya ang kasalanan, pero ang kanyang idinudulot ay pansamantala lang. Alam niyo kung anong katulad ng kasalanan? Bubblegum. Ang chewing gum may lasa lang sa una. Nguya ka ng nguya. Dahil may lasa. Pero have you noticed something? Wala nang lasa yung bubble gum, wala nang lasa yung chewing gum, you're still chewing. What happened? You become a slave. Saka nakakita, nguya ka ng nguya, wala naman lasa. Sapagat ang kasalanan, ang lasa niya, pansamantala lang. The thrill of sin is not worth the risk. Let's see them again. The risk of reaping the natural consequence of sin. 2, the risk of dying prematurely. 3, the risk of losing your eternal rewards. That you do not want to happen. That is why we beg of you in the name that is above every name, do not play with sin. Lessons we learned. 1, believers remain saved even if at times they commit sin. 2, believers cannot live in sin. 3, believers may play with sin, but not without the risk. And I showed you the risk. 1, reaping the natural consequence of sin. 2, dying prematurely. And 3, losing your eternal rewards, and that you do not want to happen. In Christ, by the grace of God, I can stop sinning. Yes, you can. Look at my eyes. Yes, you can stop it. Sapat ang biyaya ng Diyos to draw the line and said, I stop it. I can do it by the grace of God. Say amen. Time is up. Tomorrow is our last day. Don't you ever miss it. Don't you ever miss it for anything. Don't you ever miss it for any reason. What is the big idea? I am a full grace learner. Of course, we do not want to end the broadcast without giving the opportunity for our new viewers to receive the Lord Jesus Christ. Because salvation is a gift. All you have to do is receive. Accept Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap sa tabi ng cellphone, sa tabi ng radyo, sa tabi ng computer, sa tabi ng television. Let us pray. Sumunod ka sa mga katagang bibigkasin ko. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po ang mananalangin, Ama, sa oras na ito. Sino man po ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala po namin sila sa inyong kagandahang loob na sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating baso na may laman ng katas ng ubas at kapirasong tinapay. Habang inihanda po ninyo ang inyong mga kagamitan, ang inyong baso at ang inyong tinapay, pinapaalala ko palagi, walang kapagurang paalala, na ito po ay makapangyarihang simbolo ng sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po natin itong gawin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay ibinibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy, dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapereso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapereso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Atin pong itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinidiklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Ano po ang big idea, mga kabiyaya? I am a full grace learner. Dumako po tayo sa gawain ng pagkakaloob. It's offering time. Kung nais nyo po magkaloob sa gawain ng Panginoon dahil kayo po'y pinagpala at nais nyo ring maging pagpapala, nasa screen po ninyo ang mga impormasyon na magagamit po ninyo sakaling gusto nyo pong gumamit ng online banking or regular banking in the banking days ahead. Sa screen, makikita nyo ang mga impormasyon na kailangan po ninyo. Sakaling gusto po ninyong gumamit ng pera padala scheme, meron kayong mga pagpipilian. Nasa screen ang mga choices, nariyan din po ang pangalan, ang cellphone number at ang address. Ang pinakamabilis at pinakabagong pamamaraan ay ang GCash. Maaari nyo pong gamitin ang numero 0917-539-1220.
Again, 0917-539-1220. Mula sa ikaibuturan ng aming puso, thank you for giving to the Lord. Bago po tayo tuluyang magtapos, panoorin po natin ang directory. Listahan po ito ng mga simbahang Full Grace kasama po ng pangalan ng mga pastor, Facebook account, and contact number. Panoorin po natin. Maraming salamat po sa mga pastors and churches na nakikipag-partner po sa atin sa pagpapalaganap ng mensahe po ng biyaya. Ilang announcement lang po, then we will finally let you go. Ang Radyo EMI ay inyo pong mapapakinggan gamit po ang DWBL 1242 kHz on your AM band Monday to Friday 7 AM. Kung wala po kayong AM radio, pwede nyo po yung mapakinggan at mapanood gamit po ang Facebook at ang YouTube. Nasa screen po ninyo ang link. Nais din po namin ipaalam sa inyo na ang Radyo EMI Facebook Live ay magbabalik sa kanyang regular schedule as soon as matapos po ang ating special broadcast, 24-day broadcast. Subscribe po kayo sa EMI channel para makagamit po kayo ng YouTube. Mapanood nyo po ang mga broadcast ng EMI. Ang atin po mga booklets ay available po gamit ang Charitoo Shop. So makipag-ugnayan lang po kayo kay Pastora Jam. Nandyan po ang link sa inyong screen. And I'm sure she will be very happy to be of service. Bukas, May 10, araw ng Linggo, alas 10 ng umaga, please join us in our worship online. And please join us. Doon po sa mga simbahan na mayroon pong mga worship online na hindi po conflict sa schedule ng 10 o'clock, join us. Kung tapos na po yung sa inyo, join us. Pero kung meron po yung church ninyo, I would like you to support your pastor and support your church. At kung walang conflict, join us. 10 o'clock a.m. Of course, bukas na po ang last day. What a journey it has been. 24-day broadcast. Wow! Bukas na po, May 10, alas 4 ng hapon, araw ng Linggo, last
day ng broadcast. Wag na wag po kayong mawawala. Because we reserve the best for last. Promise. Promise. This is the culmination of it all. Lahat ng pinag-aralan natin ng 23 days. This is the culmination. Kaya wag kayong mawawala. Ano po ang big idea? I am a full grace learner. So look up here. Stay home. Stay safe. Stay blessed. Ako po si Bishop Emi, palaging nagpapaalala sa inyo kay Kristo, ikaw ay Charitoo.